Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang lohika, siyensya, mahika. Ating alamin na ang kwento ni Alias Josefa, o mas kilala sa palayaw na Joe. Isang napakamasunurin at masipag na anak. Pagkatapos ng kolehiyo, mula sa kursong HRM. Pulatrag Maminyo, Hotel and Restaurant Management, ay kung ano-anong mga trabaho ang kanyang pinasukan sa kagustuhang makapag-abroad para makatulong sa mga magulang. Nag-apply ito sa isang agency sa Maynila. Lingid sa kalaman ni Joe na ito ang makakapagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Kitang-kita sa CCTV habang nag-a-apply si Joe ng trabaho at ini-interview ito ng recruiter. Saan hahantong ang tagpong iyon? Sino ang salarin? Pakatutukan sa ating IFM Quarantine Diaries. Ito po si Gas Pulgas at narito ang kanyang kwento. Jo na lang po. Opo. Josefa. Jo na lang po. Okay, Jo. Anong trabaho ang alam mo? Marami po akong alam. Marunong po akong magluto, mag-housekeeping, mag-ayos po ng mga higaan, mga bedsheet. Marunong din po ako sa reception. Kahit ano po kaya ko pong gawin. Reception. Opo. Kahit walang event, ha? May reception. Walang kasal. Okay. Sige, ano pa? Ah, siya nga pala. Apo? Kailangan ko na pala yung dagdag na 25K placement fee. 25,000? Kabibigay ko lang po ng 15K ah. Gusto mo ba makaalis ng bansa? Ay, oo naman po. Makaalis ng bansa? Oo naman po. Gusto kong gusto ko naman po. Siyempre naman po. Eh, gusto mo naman pala. Bakit ganyan? Bakit parang may pagdududa ka? Sige po, mag-withdraw lang po ako. Ah. Pero ito po, may 10 na po ako dito. Yan. Hindi naman. Kasi kung nagdududa ka, pwede ko naman bawiin itong lahat. Hindi po. I-process na po natin para makaalis na rin po ako agad. So busy ko ito, yung beauty ko, busy-busy, tapos ganyan ka. Pasensya na po ah. By the way, papasok ka muna bilang isang helper. Helper po, meaning katulong po. Ayaw mo ng English, gusto mo Tagalog ha? Helper na! Kasambahay, o yan muna. Eh, teka po, ang pagkakaalam ko po kasi parang yung trabaho ko dun sa hotel na po, di ba po? Wow, Juicy? Ha? Ang Italy ang mag-adjust sa'yo? Hindi naman po. Hindi naman po sa ganun. Ngayon na ngayon no, ang mag-a-apply, yung employer ang mag-a-apply, ang mag-a-adjust sa mga nag-a-apply. Pasensya na po. Sige po, kahit anong trabaho, basta po makaalis lang. Buti naman. Ayoko ng maraming sat-sat, ha? Opo. Sige, ang pera, baka makalimutan, dali. Ito na po.
Araw ng alis din. Okay. Lesson officer? Apo. Okay. Sige, go. Araw ng alis na to, no? Apo. Airport na. Teka, bakit parang walang, walang visa tong passport ko? Bakit? Excuse me po? Ah, yes, madam. What can I do for you? Sir, kasi po, ang sabi po dun sa nag-process po ng papers ko, kaya nga po nila kinuha yung passport ko, eh, para lagyan ng visa. Eh, bakit wala po akong visa? You have no visa. Akin yung papeles mo. Opo. Ako nang bahala dito. Ganun po ba? Oo, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala dyan. Okay po. Sige po. Pipila po ba ako dito sa immigration o sa... Okay po. Sige po. Magpakita ka lang doon. Okay po, okay po. Tapos, okay na. Makakaalis ka na. Okay. Sige po. Sige, ingat. Bonjour. Hindi pa bonjour, bonjour pa. Nasa aeroplano ka na. Aeroplano ka na. Aeroplano ka na. Sige. Okay. Sir, excuse me po. Ba't ka naman nagsisir sa akin? Dave pala ang pangalan ko. Hello, Dave. Ako nga pala si Joe. Itatanong ko lang po sana kung same din po kayo nung agency na pinag-applyan ko. Oo naman. Di mo ba chinek yung mga dokumento mo dyan? Opo. Kasi tatanong ko lang kung same po ba tayo ng trabaho na pinasukan. May idea po ba kayo nung dadatnan natin dun? Noon pa, marami na akong idea. Hindi mo ba alam na wala naman talaga tayong trabaho dun sa Italy? Ano po? Hindi mo narinig? Wala. Wala tayong trabaho dun sa Italy. Pupunta tayo doon para makipagsapalaran tayo. Basahin mo nga yung dokumento mo. Kaya pala pinapila ako sa ibang linya. Ibang linya ang pinapapila sa'yo kasi wala nga tayong trabaho doon. Pupunta tayo doon para makipagsapalaran. Uulitin ko ha. Pupunta tayo doon sa Italy, wala tayong trabaho. Makipagsapalaran tayo doon. Naintindihan mo na ba, Iha? Opo. Pupunta tayo sa Italy. Sinto lang pang kaligtasan. Okay. Parang lilipad na po. Parang gusto ko nang bumaba sa aeroplano kung ganito ang boses ng stewardess, ah. Ano yung sinturong pangkaligtasan po? Please press the button and then insert. Ano daw gagawin? And of course, paano? Try to blow. Okay. Just blow the whistle, okay? Hindi man ganyan yung ano dito, hindi man ganyan yung totoo stewardess. For emergency purposes, just... Parang fake yung stewardess dito sa isa na... For emergency purposes, just pray. Ay, Diyos ko. Ay, naku. Okay. Three. Tapos sa five na ako papasok. Pagdating ni Joe sa Italy. Ay, salamat na karating din. Saan ba ako pipila dito? Naku. Karating na nga tayo dito, pero... bantay-bantay ka lang dyan, ha? Baka kasi mahuli tayo dito. Ganun ba? Saan tayo pipila? Eh, lahat sila pumipila na. Excuse me. Sir? To the real Slim Shady, please stand up. Pardon me?
May I have your documents, please? Wait. Yung documents daw natin. Can I see your documents, please? Sige. Here's my passport, sir. What about you, sir? If you don't mind. I only have passport also. Yes. Just give me your documents, no, please. No documents, sir. Only passport. Okay, please. You'll be escorted in the room over there in the airport. Please proceed and please follow our officers, okay? Di ba sabi ko sa'yo, Joe, di ba? Di ba sabi ko sa'yo, Joe, di ba? Anong gagawin? Ito na yun. Ito na ba yun? Ito na yun. Nakulong sila. Arisa na. Iyak ka, ha? Nakulong sina Joe at Dave ng halos isang buwan. Hindi nito makwanta ang kanyang mga magulang at di pa na ipaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Magdalain na. Ikaw yung prosti, si Miss Prada. Lalabas ka, Zelda. Excuse me. Excuse me. Sandali lang. Ano ka ba? Filipina ka ba? Ano? Katakot ang itsura niya para tinalbogan mo pa ako doon sa... Akala ko foreigner ka, Pinay ka pala. Excuse me. Bisaya ako. Magdalena. Are you calling me? Yes. Kasi... lalaya ka na, di ba? Well, sa wakas, tinulungan kasi ako ng jowa ko na makalaya dito. Pwede bang ito, a favor naman, no? Kung pwede, tulungan mo naman kami. Tulungan mo ako kasi hindi alam ng magulang ko na nakulong ako dito. So, what do you think of me? Ako ang sisisihin mo sa pagkakulong mo dito? Hindi sa ganun, Magdalena. Kung buka lang naman sa kalooban mo na tumulong, pero kung hindi, okay lang. Basta, ito yung numero. Ito yung pangalan ng nanay ko. It's sa okay. Pilipinas. Pakicontact naman siya, pakialam na nakulong ako dito. Parang awa mo na. Sure, my dear lady. I-try ko. Don't you worry. I'll try my best. Try lang. Try. Okay. Sige, pero sana matulungan mo ko. Sana. Salamat. Tapos. Lumipas muli ang isa pang buwan. Nawalan na ng pag-asa si Joe. Pero patuloy ang kanyang pagdarasal na sana'y malaman ng kanyang pamilya ang kanyang sinapit sa Italy. Hanggang isang araw. Miss Joe? Yes. Yes? Come over here. You have a phone call from the Philippines. Okay. I found gold in the Philippines. Okay. Right here. Sit over there. Okay. Just relax. Take a deep breath. Okay? Okay. You've got 5 minutes. Okay, thank you. Hello? Hello? Hello, Ma! Ma! Niloko tayo nung recruiter, Ma! Matulungan niyo ako. Ma!
ma, hindi ko alam yung gagawin ko dito, ma. Ma! Dapat ikaw yung si Trixie, yung recruiter, eh. Dapat ikaw yung mama. Ikaw yung mama, ma. Sorry. Palit-palit. Diyan lang, diyan ka lang. Sige. Sige, ikaw. Ma. Eh, ganun-ganun natin, ha. Pag mama, naka-phone. Sige. Mama. Sige, anak. Tatagal mo lang yung loob mo, anak. Meron na akong pinawagin para makatulong sa inyo. Mas matanda pa. At basta huwag mo kakalimutan. Magdasal ka lang, ha? Opo, ma. 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 Pakibilis na naman mo kasi nalulungkot na ako dito. Ah, oo naman, anak. Hindi ka namin pababayaan. Basta, huwag mong kakalimutan humingi ng guidance kay Lord, ha? Opo, ma. Lagi naman po ako nagdadasal, eh. Ma. Pakibilisan na. Oo, anak. Huwag ka nang umiyak. Magiging okay din ang lahat. Nakalimutan ko si Trixie tuloy yung ano. Hindi si Trixie dapat eh. Bandamay. Sumingit si Trixie, ha? Mm. Parang may konsensya yung nanay, ha? Narration, nakalaya. Nakalaya na si Joe. Sa awa ng Diyos, may nalapitan ng kanyang ina na tumulong dito na magbigay sa kanya ng trabaho at lakarin ang papeles niya para manatili siyang legal sa Italy. Papa! 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 Papa. Hmm? Papa. Akong papa. Papa. Adela. Telepon. Sa Italy ka, diba? Doon na rin ako. Italy, sa Italy na. Matanda ako. Papa, ha, si tigawang limo. Hello? Hello, anak. Papa? Pa? Kamusta ka na? Pakamusta na kayo ni Mama dyan. Sana okay lang kayo. Sa sinilisan, ako ang nangamusta sa'yo. Binilik mo sa akin ang nangamusta. Okay lang ako dito, pa. Magpapadala na nga po ako para matapos na yung pinapagawa nating bahay para sa inyo. Anak ko, matagal ko na inatay yung panalabong ayuda. Ngayon, natapos na nagpapatapos na kami dito sa quarantine sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pa rin talaga na ipadalang ayuda. Pero, Thank you, anak. Matatapos pa. Din po lahat ng ito, pa. Pero, alagaan niyo yung sarili niyo, ha? Inalagaan naman ako dito ng mama mo, pero hayaan mo, tawag-tawag ka lang dito. Kailangan, ha? Gusto ko pong makausap si mama. Miss na miss ko na po si mama. Nasaan ba yung partner ko dito? Joe, anak, pasensya na at katatapos ko lang maglaba. Ay, okay naman kami dito ng papa mo. Ah, talaga po ba? Mabuti naman po at okay kayo, mama. Sa makalawa, ipapadala ko na po yung pera, ha? Basta, ingatan nyo si papa. Ingatan nyo ang isa't isa. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, oo naman, anak. Maraming salamat. Ay, anak, mag-ingat ka rin dyan, ha? Ikaw laging magdadasal, ha? Opo, ma. Hindi ko po kakalimutan na magdasal. Pangako. Akin yung
ganda. Grabe, grabe. Okay lang yan. Yes. Dala ko ng sarili kong ano, sarili kong gadget. Lolo, galing kay Lolo ha. Hindi na kukuha mo na ha. Oo nga eh, natural na natural eh. Talaga si ano. Sino? Si... Hindi ko gusto siya si ano. Si... Sino? Gusto matanda. Ah! Uy, pinaghirapan ko yun. Parang akong sira ulo sa bahay. Naging pag-usap sa sarili ko. Alam mo, mas iba na ang kakausapin ko. Maganda, maganda, maganda. Tapos pacing yung kwento, ayan. Nag-react sila, okay man. Na ano eh, buntik ng ma... Nag-pacing, what ako yung mama, di ba? Tapos na yung role ni Trixie. Illegal recruiter ka. Oo. Okay lang. I-like tayo eh, ganun talaga. Hello? Nag-485 o? Thank you sa kwento, mamay, ha? Ang taas, di sila bumitaw. Actually, si Tita Joy, ano? Nag... Siya yan? Nanonood siya. Alam niya? Nakwento niya? Sabihan mo? Oo, sinabihan niya. Ano sabi niya? Sabi niya, sige! Ano reaction niya ngayon? Natutuwa, tawan-tawa nga kayo. Tawa siya ng tawa. Pero ba, nakulong siya dun? Mm-hmm, nakulong siya. Pero ngayon, okay na rin naman siya. Si Jo, saan siya dito? Josefa Triguero. Hi, wave-wave naman tayo kasi nanonood sila eh. Oo, 4:37. Nalito na ako sa ano. Ang kulit. Bukas makulit yung kwento natin. Dati si Tia Deli, boses lang, haha. Tanga ako eh, kayo tatlo pa kita pa face. Mabuhay ang ating mga OFWs! Ayan. Ang gusto ko sabihin mga partners. Hello eh. Seryoso, seryoso ko eh kay Dihatner. Seryoso ko kasi nakakalungkot yung kwento. Pero somehow, naging maganda naman ang kalalabasan. Naging OFW ka ba before? Hindi, hindi ako experience. Kiss mo ako ba? Bakit may paghingi ng kiss? Hindi kasi kasi naka-brush up ang buhok, iba level siya. Pa naging iba siya, no? Hindi kasi bakit ko hinihingi yung kiss, mama? Ay, ganun ay, naman, ganun naman pagaling kang ibang bansa, pag-uwi mo sa Pilipinas, grabe, miss na miss mo yung tao, diba? Ito yung kiss mo, yung mga taga sixth floor. Ay, gusto ko yan si Kay diyan. Crush ko yan si Kay eh. Ah, si Kay ang crush mo. Kala ko si Junri. Hi Kay, si Wella, Kika, Andalin, Ami 1 and Ami 2. Kasama yung manager dyan si Madam. Paging all staff ng 6th floor cafeteria, please proceed to get it. Talking about the story of Ma'am Jo, si Ma'am Josefa, thank you for sharing your story with us. At sa lahat ng mga OFWs, alam nyo, nakakalungkot na kwento ngayon sa OFWs partners. Mga ka-triders natin. Kasi, nabalitaan nyo yung sa Saudi, yung mga Pinoy na namatay doon dahil sa COVID. Gusto mo, syempre, as family, gusto mong maiuwi ang labi ng mahal mo sa buhay. Ang problema, bawal sa paniniwalang Islam ang cremation. Yung sila pwedeng i-cremate. Ayun lang. Binibigyan lang sila ng, I think, around 72 hours
Kasi pag hindi maiuwi dito sa Pilipinas yung labik, ay ililibing na sa Saudi. So paano mo pabisitahin yan tuwing undas yung minamahal mo? Ang layo. Masaklap, diba? Oo. Yung isang kwento ng tatay na 12 years siya nagtatrabaho doon, this will be his last year sana. Kaso nga, namatay siya dahil sa COVID. So, I think, nakakalungkot naman. If you're an OFW, alam ko maraming OFW na nakatutok sa atin ngayon live sa Facebook, pati sa radyo, sa 93.9, alam ko, makakarelate kayo. Kaya, saludo po kami sa inyo. Bagong bayani, ika nga. Naman. At saka hindi lang yan, speaking of OFW, mga partners, may nag-viral ngayon sa Facebook, yung mga OFW doon na na-lockdown, na wala nang ibang choice kundi mamasura na lang doon. Yun, para lang makakain. Tapos may mga tira-tirang pagkain doon, yun na lang pinagtatsagaan nila. Naawa ako sa isang banda. Sabi ko, kung mag-a-abroad man lang ako, tapos ganito ang kapalaran ko, dito na lang ako sa Pilipinas, bahala na maghihirap ako dito basta nasa sariling bansa. At saka kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Exacto. And isa pa, yung mga stranded natin na OFW. Yes. Yung mga napauwi tapos na-stranded. Yung iba naman, papaalis pa lang sana, nakagastos na lahat-lahat. Diba? Na iyan na, naibenta na yung lupa. Yung naisanla na yung mga kalabaw. Hindi ba? May mga ganun talaga. Naisanla na yung... Sinasanla pala yun. Wala ka talagang ibang maisanla na yung kalabaw talaga. Pupunta ka sa pawn shop, sabi, isanla ko yung kaluluwa. Pinatanggap pa yun sa pawn shop. Walang kuskus balungos. Natawa ako dun, mama, isa sinabi niya na naisanla na yung kalabaw. Saan sa akong isinanla yung kalabaw? Nagtatanong si mama, sa matodero. Doon, di ba? Isasan lang doon. Pakuwi mo, wala na. Grabe ka, Ner. Ang epic ng explanation mo. Pag-uwi ng kalabaw. Hindi, ng matadero. Baka suwagin ka niyan. Ng kalabaw? Hindi, ng matadero. Ay, naman. Hindi daw tumatanda yan, ah. Ng kalabaw? Yung matadero. Alam mo, Ner, pinapatawa mo ako doon. Ang sarap-sarap na lang kwentuhan natin dito. Ang seryoso-seryoso na natin. Bigla na. Pwede niya isanla yan. Paano mo nga maisanla yung galabaw? Hindi, yung matadero. Alam mo, ito kasi ang malungkot lang sa kwento niya. Although nakabango naman siya, yung na-experience niya na yung illegal recruiter, marami tayo dyan eh na Na biktima ng illegal recruiter, hindi na talaga nakaalis. Tapos, yun na, naisanla na yung kalabaw. Wala na yung pera. Naitakbo na. Akala ko, naitakbo na ng recruiter, illegal recruiter. Hindi, nakalabaw. diba? Tapos nakulong pa siya sa ibang bansa. Yung pinakamahirap at pinakamahirap. Ano yung dagok sa buhay ng experience? But at the end, na talagang nag-survive si Joe, I'm pretty sure, sabi nga, prayer can move mountain. So isa lang ibig sabihin niyan, kumapit si Joe. Dahil akala ko kumapit siya sa kalabaw. Ang na-amaze ako doon sa lumapit siya doon kay Magdalena. Na alam mo yon, parang by chance na lang kung tutulungan ako nito or hindi. Diba? Pero meron pa rin pala itong mga Good Samaritan. Yun na nga yun. Nakakatuwa. Sa panahon natin sa pandemic, ang daming Good Samaritans. Yung mga na-stranded na binigyan ng mga, alam mo, yung mga, may mga tao talaga na ayaw nilang mapublish. Pero nagbibigay sila ng tulong sa mga nasyon. True, true. Pero na rin sa mga tumulong na nailathala, pero itong mga taong behind the scene, ayaw nilang magpakilala. Pero tumutulong na, mili ng tickets, pinamimigay sa mga stranded para makauwi lang. Natatawa ako kay Idol The Ghoul, Mamaay. Bakit? Kasi, ano, tawag nito, akala ko mas Mamaay na yung magpapaliwanan. Hindi, ibalik din pala sa'yo. Paliwanan ako kasi... Ano ba 'yung counselor? Alam mo? Alam mo 'yung thoughts kung nandito pala si Magdalena, tinarayan ka na ni Magdalena. Mama, ikaw na mag-explain. Hindi na-explain ko na rin naman. Daw, nagtampo na si Mama. Ayan, nagsungit na tuloy si ano, si Idol The Ghoul. Ako na lang 'yung taga sa inyong language. Peace be with you, Ner. Mahal na mahal kita, Ner. Huwag ka ganyan. Okay. Ayaw mo palang mahalin, or I hate you. Oy,
away kayo ha, baka mamaya. Ito yung mga kwento talaga na antig Mama Aina. Oo naman. Lalo na sa ating kay Miss Jo, again, thank you. Thank you po sa story nyo. So, sa mga nakarelate, pwede kayo magpadala ng inyong iPhone Quarantine Diaries, i-PM nyo lang. PM is the key. Ayun. Hello, yun pala ang bago ngayong kasabihaner. Sige, yun na lang din ang aking final words. PM is the key. Ayan. Kung gusto mong ma-advisean kita, Jo, PM is the key. Ganyan, peace be with you, Jo. Nag-comment siya, oh. Thank you, IFM, Mama I, Nagong, and Papa Charles for sharing my stories. Love you all. Thank Alright. you. Yes. Pero, si, ano, si Miss Jo lang yung nag-thank you, yung mga napadala ng iba. Tapos na daw kasi. Si Nick, tinawagan ko kahapon. Sabi niya, pare, si Nick ito. Pero, Jo, seriously speaking, simple lang ang mga ano ko, pangaral ko sa iyo. Sana hindi ka mawawalan ng pag-asa. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na yan, na pag ang tayo bilang isang taong nakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, pag hindi tayo nawawalan ng pag-asa, there's always a rainbow after the rain. Aba. English sure. lang yun. Kaya lang, pa-research. No. De, minsan ko lang kasi naman ginagamit yung linya na yun. There's always a rain after the rainbow. Nawaligtan na lang. There's always, mo, ikaw na ba, sa mukha ni mo, uy. Nakawa na. Parang iba. Si Papa Jo, pero naka-brush up yung hair. Parang mawala siya sa sarili niya. Parang gusto niya na mag-slide-slide sa rainbow. No, seriously speaking, there's always a rainbow after the rain. Tama yon. Kaya, Jo, I hope to see you one of these days and I'm gonna hug you. Tawag ko si Ma'am Jo. Same as dun sa rainbow mo, Papa Church. Sabi nga nila, in every dark cloud, there's a silver lining. Hala? Wow, grabe, mas tinalo. Alam mo, Dai? Alam mo, Mama, hindi ko kinaya yung silver lining mo. Akala ko yung silver lining dati, ano lang yan? Yung dadaan ka sa kanang mala silver good na daanan. Hindi man pala ganyan ang meaning ng silver lining. Ano mo ito, silver lining? Yellow lining. Parang in every calendar, there's a red. Ayun. Ano ba? Oy, Jo, actually hindi namin na ano no, hindi namin nainda sa buhay namin na ikaw pala ang nagpadala ng liham dito. Kung alam ko lang Miss Jo, dapat ano na lang, hindi na lang ako nag-brush up ngayon. Sabi ni Rosana Rojas, pag uukol, merong Johnny. Johnny Bukol. Maraming salamat po dahil susunod na isang buong kay Pangulong Dagong kasama Tito Bong and Ate Chrissy. There you go. Pwede kayong tumawag sa ating cellphone hotline at 0916-897-5365 or mag-text sa 0939-706-2816. Or syempre, pwede kayong tumawag sa ating sumbungan hotline 85-84-55-45. Again, please like and share and follow our Facebook page, IFM93.9 Manila, dahil road to 1 million na po tayo kasama ang inyong Riding in Trident! Ako si Mama Ai. Ako si Papa Charles. Ako naman si Idol the Goal, hashtag I chore god. IFM. Idol. Isla mo ito.